Hello, what is up mga mom, sir, mom. Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the ZD Toys Ultraman. So meron tayong Seiji Hokuto, Dan Moroboshi, and Shinjiro Hayata. So ito sealed pa, sealed, actually sealed dumating tong dalawa, pero yung isa binuksan na ni Sir Ariel Justin Baste of Laruanan para makita niya yung unit and mapicturean niya. So yun, salamat Laruanan for providing this ZD Toys Ultraman for unboxing, review, and customization. So, una natin i-review ngayon ay si Dan Moroboshi muna tayo. Ayan. Meron din akong tatlong Iron Man dito from ZD Toys, 7-inch tall na action figures or 1/10 scale. We have ZD Toys Iron Man Mark 7, Mark 3, and Mark 4. So, pwede natin sila i-compare mamaya pag na labas na natin si Dan Moroboshi out of the box. Okay, dito sa box we have the Dan Moroboshi text, Japanese text, tapos we have the ZD Toys, hindi ko alam kung Japanese or Chinese to, ZD Toys logo, tapos shot of the action figure na naka side view, tapos meron siyang sword, and then we have SCLA logo here na color blue, tapos may red dot sa baba. ZD Toys logo, copyright TPC ESTS UMPC 2. Sa side naman, you have the Zongdong Toy ng barcode. Ang ibig sabihin ng ZD Toys ay Zongdong Toys. Okay, and then ZD Toys logo, copyright. Tapos, sa likod, you have the 1/10 scale armor collections. ZD Toys logo, shot of the figure na merong weapons. Grabe yung dami niyang accessories. Some kind of a rocket launcher. Teka, research ko ako anong tawag dito. So yun mga mom, sir, yung tawag pala dito, para siyang, ay, ni-research ko sa ano, sa Netflix, kasi yung mga armors na to, galing dun sa Ultraman anime dun sa Netflix. Yan, kung nakasubscribe kayo, watch the series, hanggang season 3 siya, sobrang angas mga mom, sir, nung mga armors. So ito, para siyang mga cannons. Tapos, meron din siyang ano, katana, okay, sa loob na accessories. Tsaka maganda rito mga mom, sir. Ang daming niyang weapons, mga interchangeable parts. Tsaka meron pa siyang extra na head sculpt. Sige, tingnan natin. Open natin. Yung sa box dito sa side niya, meron siyang flap. Yung flap magnetic pa. So mas ano, mas secured yung action figure sa loob. Pero yun nga lang kung hindi siya window type of packaging. So ibig sabihin hindi niya makikita yung figure sa loob. Hindi nyo ma-check kung meron siyang defect or paint chip or factory defect. Pero most of the ano naman of the ZD Toys naman na toys, wala naman masyadong ano factory defect. Kasama talaga 'yun sa, pero kung meron, syempre pwede, kasama talaga 'yun sa ano eh, sa collecting game, 'di ba? Kaya sa akin pag may mga ganun, may mga defect sa paint or konting mga scratches, ang ginagawa ko talaga, na-custom ko, binabattle damage ko rin. Itong gagawin natin dito for customization ay battle damage. Okay? So, tinan natin. Actually, pag dumating naman to, umorder naman kayo kay Sir Ariel Justin Baste, naka-off-laruanan, naka-seal naman to. Sealed talaga siya. So, may plastic pa siya. Ibig sabihin, talagang hindi naman nabuksan. So, sa first tray, nandito si Ultraman na action figure. Tapos, sa second tray, actually, tatlo yung trays niya. Tatlo yung plastic tray. Second tray, meron pa accessories. Third tray, may accessories pa rin. So, punong-puno talaga to. Loaded to. Fully loaded talaga. So, tatanggalin ko muna yung mga accessories sa mga clamshell. Tapos, babalikan ko kayo. Alright, this is Dan Moroboshi's Ultraman suit out of the box. And man, this is amazing. Grabe. Look at the details, the red paint. Compare natin yung red paint na ginamit nila. Mas bright kesa dun sa mga ZD Toys na red. Cherry red yung ginamit nila dito. Pero sa Ultraman, it's more of a vibrant red. Para siyang blood red. And ito yung tatlong Iron Man. We have the Mark 4, Mark 7, tsaka Mark 3. Yan, mas vibe, halos magkakapareho yung ano nila, yung hue ng red nila. Pero dito sa Ultraman, we have a brighter shade of red. Grabe, sobrang ganda, sobrang glossy pa rin ang finish. Shout out again to ZD Toys. Napakaganda ng gawa nila. Look at the armor, look at the sculpt.
the details. Parang ano, parang Mark 5 yung, kasi parang siyang scaled up na armor eh. Puro plates, puro armor plates, patong-patong na armor plates. So parang ang, parang yung design niya reminiscent of the Mark 5. Similar lang naman dito sa shoulder, dito rin sa thigh plates. Also meron siyang, simulan natin sa head actually. Zoom in natin ha. Yan. Ito yung head armor, super cool. Sana ano no, maglabas sila ng LED version kasi ito umiilaw to eh. Yan, umiilaw yan, tapos ito umiilaw din. Tapos ito, may light din dapat to. Sa tinignan ko yun sa ano, sa anime. So yun yung reference ko in Netflix. Actually meron nga akong ano ngayon, pinapanood ko yung mga abilities nila. And sa wiki page, nag-search na rin ako. Ultraman Fandom Wiki. Yan. Tapos dito sa head, ang ganda ng pagka-metallic na silver. Hindi siya super glossy, pero it's very clean, very very shiny. Hindi naman very shiny, pero may satin, parang satin yung finish. Tapos dito sa likod, meron siyang parang hook type of armor design, para mga Roman type of armors, yung parang ganun yung helmet design nila or head armor design. Tapos you have the faceplate. Tapos you have the ear plates. Ganda ng pagkaka-design ng ano, ng ulo. Tsaka yung buong Ultraman series sa Netflix, napakaangas nung ano, nung animation. Parang yung look nila doon, parang siyang cel-shaded na mayroong mga black na strokes. Panoorin niyo mga monster, ang ganda. Tapos sa neck, you have the black na mga black na undersuit. Tapos dito sa shoulders, you have the silver shoulder armor. Diba, parang meron ngang sheen ng red eh, dito. Tapos dito naman sa chest, yun nga, dito nagmi-meet yung red tsaka silver. Ang ganda ng color combination, red, silver, and black. Ganda ng sculpt, very crisp, very sharp yung pagkakasculpt nung mga plastic plates. Hindi siya ano, wala akong makikita ng mga nubs or mga plastic nubs. Ingat lang kayo dito kasi ito natatanggal to eh. Teka. Ayan, natatanggal tong mga plates na to. Ayan, yung mga ganyan. Kasi meron silang mga replacement plates. Ayan. Parang thigh armors. Ayan, ganyan siya. Okay? Daanan natin yan sa ano, mga accessories mamaya. Pero for now, grabe. Ito, yung katana niya natatanggal din. Ayan, natatanggal siya. The katana. Mamaya, anuhin natin yan. Discuss natin yan. Pero dito muna tayo sa ano, sa action figure itself. Meron siyang sheath. Haba ng sheath ng ano niya, ng blade. Tapos meron din siyang mga armors dito sa side. Sa kamay pala. Parang extension ng kanyang arms. Then you have the fisted na hands, fist hands. Ganda rin ng pagka-design dito sa ilalim ng kanyang armpit, sa side ng body, sa side ng waist, yung torso, may extension. Oh, na-extend din. Meron ding extension dito sa ilalim ng chest niya para pag in-extend yung hindi, wala masyadong gap. That's nice, very good. Ah, meron din pala extension dito sa may waist area para for better articulation. Okay? Tapos dito sa skirts. Oh, parang hindi na 'to natatanggal, parang hindi siya removable. Sana no, sana removable 'tong mga sword sheath niya. Okay? Tapos ito pinepeg lang naman 'to dun sa ano, sa armor plate niya na 'to, yung itong, ano tawag dito? Side skirts or thigh armor plates. And then, tinitingnan ko rin yung mga pagkakapinta dito sa red na armor parts. Napakaganda. Grabe. Sa ilalim, merong TPC, ESTS, UMPC2. Grabe. Ganda lang gawa ng ZD Toys talaga. Panalo. Paint application is very nice, very glossy, very clean. Walang level of weathering. Wala. At kahit sa likod, you have the slots para dun sa mga accessories. Tapos meron kang mga silver parts din, red parts, tsaka black na parts. Yung sa ano, sa Iron Man kasi, silver yung mga joints niya. Ayan, katulad nito. Ngayon dito sa Ultraman, black yung mga joints. Solid talaga, ang ganda ng pagkakagawa rito. Okay, punta tayo sa articulation.
head up, down, 360, tapos extension, butterfly joints, extension ng armor, 360, swivel, okay, meron din, tapos double jointed na elbow, then ball joint yung kamay, extension sa chest, up and down, left and right, rotation, extension sa waist, left and right, okay, konting-konti lang pala, halos wala nga movements, extension lang talaga, halos walang movement ah, hindi mo maikot, wala ah, okay, extension lang siya, extension, ang height pala nito 7.5 inches, mas matangkad siya kaysa kay Iron Man, yung si Iron Man ilan ba, wala lang ah, o yan, mas matangkad siya, yan. 7.5 inches to si ano, si Ultraman. Tapos sa paa, pwede nyo ibaba to. Make sure lang na hindi nakakabit to bago nyo articulate ah. Ayun, babaan niyo yung paa kasi yan naangat eh. Ayun. Tapos kick, pataas, down, double jointed ba to? Oh, double jointed nga. Wow, nice. Double jointed knee. Medyo malayo yun ah, very nice. Ayun lang nagkakaroon talaga ng mga ano, ng mga pain chips katulad nito, ayan oh. Ayun, may pain chip na kaagad. Pain chip nga ba? No. Kasi nagdikit yung yan yung sa knee armor eh, yan oh. Kahit na factory finish talaga, meron may possibility talaga na ano, magkaroon talaga ng mga pain chips. Yan kahit na naka top coat, naka prepare. Yan, kasi nagkikiskisan yung mga ano, armor plates eh. Yan talaga, ganun talaga mga ma'am sir. It's part of the game. Okay, tapos yung sa paa niya, ball joint. Yan na, pwede yung iikot. Wala nga lang siya to articulation. Okay? So yun yung articulation and dito tayo sa mga accessories. Napakaraming accessories, grabe. Ito yung mount sa likod ng mga guns niya. Meron siyang extra guns. Tapos may articulation din to. Yan, gagalaw din. Pwede nyo rin i-move to pataas and pababa. Okay? May nakasulat dito, left and right. Nasaan na ba yun? Ayan o, left and right. Ibig sabihin, left ni Ultraman. Okay? Ito, pasok natin dito sa likod. Tapos, baba natin to. Ay, angat natin to. Ang i-equip mo nyo dyan, itong dalawang baril niya. Ayan, ito. Okay? Pag-ganito siya. Ayan, may dalawang slots, may dalawang peg. Make sure lang na tatapat nyo dun sa peg niya, sa lines. Tapos, papasok lang natin. Pupush lang natin. Ganun lang ka-simple. Ayan. Tapos, pwede siyang umangat. Yan, pwede yung bumaba. Yan, angas, diba? Tapos yung barrel niya, very detailed din. It's a very nice accessory. Para siyang submachine gun. Parang ganun. Or rifle pala. Some kind of rifle. Ito naman, para siyang malalaking cannons. Look at that. Makita ko dun sa animation, yung nilalabas nito para siyang mga blue laser. And then you have the katana. Very detailed. Look at the handle. Super nice. Very shiny, silver. Ayan. Tapos napapasok din to sa sheath, ha? Pumapasok sa sheath. Then you have the alt hands. Okay, tapos meron kang extra thigh armor plates. Meron siyang nakasulat na left and right. So, yung sabihin, sa left ni Ultraman to, tapos sa right ni Ultraman. Okay? And then you have the throwing knives. Ayan. Medyo mag-iingat tayo dito mga mom sir kasi medyo maliit siya and baka ma-misplace natin kasi yun nga, medyo maliit siya compared to the other accessories. Ito yung pinakamaliit. Okay, sa alt hands, you have 10 alt hands. Grabe, sobrang ganda, sobrang detailed. Yung undersuit niya, it's black. Tapos may hand armor panels na color silver. Super, super cool. So you have relaxed hands, pang-handle ng sword, pang-handle ng beams, or ng guns. Grabe, dami niyang alt hands. 10. Siyempre, meron ka ding alt head ni Dan Moroboshi na naka-unmasked version. Super, super nice. Galing. Ngayon lang ako nakita ng ano, ng ZD Toys na merong alt head mode. Super nice. Equip mo natin sa kanya. Yan. And lastly, meron siyang base, Ultraman anime version. Very nice. Tapos, yung waist grabber niya, spring-loaded din para mas mahawakan si Ultraman ng mas secure. Hindi siya mahulog kapag pinost niya siya ng flying pose or any dynamic pose.
Alright, pumunta ako sa ultraman.fandom.com para ma-research ko na rin kung ano yung mga tawag dun sa mga weapons niya, sa mga accessories, tsaka sa mga powers. So nakalagay dito, Ultraman Suit Version 7, also called the 7 Suit, is a newer model made to be worn by ordinary people who do not have the Ultraman factor. As such, it offers a greater protection and a multitude of weapons. Ang height ni Ultraman Dan Maraboshi ay 182 cm and 197 cm with the suit. Ang weight niya 69 kilos, 138 kilos with the suit. Ang age niya 24 years old. Powers and weapons, detective skills, Maraboshi appears to be an adequate investigator into alien and paranormal crimes. Leadership skills, Maraboshi has been shown leading investigative units and extermination teams, implying he is an experienced leader. Reflexes, Maraboshi has shown keen senses and reflexes allowing him to dodge an alien projectile weapon. Okay, via 7 suit. Strength, he does not have the Ultraman factor. Maraboshi's suit gives him the greater strength than he would normally possess. Meron ding extra armor. The version 7 suit was built with normal humans in mind. Thus, it has more armor than Shinjiro's model, particularly the chest and the shoulder region. Ah, kaya pala ganun yung ano, yung design ng chest, mas malaki, medyo mas bulky kaysa dun sa original na Ultraman, para maprotektahan yung magsusuot ng suit. Okay, acceleration. The suit somehow allows Maraboshi to accelerate and travel at high speeds, at least in short bursts. And we have the Spacium Sword. Yung tawag pala sa kanyang sword ay Spacium Sword. Maraboshi's suit comes with a high-tech katana capable of producing shockwaves when swung. Angas! Throwing knives. Meron ding throwing knives dito. Maraboshi's suit is armed with throwing knives that resemble Ultra 7's Ice Slugger. And wide shot. A high-powered beam cannon. Ah, yun pala tawag doon. Wide shot. Ayan. So, alam na natin kung anong tawag dito sa beam cannon niya. Ang tawag dyan ay wide shot. Okay. So, yun lang mga ma'am, sir, ma'am. Sobrang angas ng Ultraman Armors na line na ginawa ni ZD Toys. Hopefully, makareceive pa tayo ng marami pang armors from them. And also, natutuwa rin ako kasi meron siyang extra head sculpt. Ayan, no? Saan ka makakita nito? May extra head sculpt. For 1,200 only. Sobrang angas, sobrang ganda. Fully articulated. Ang dami accessories. Yun yung gusto ko dito. Sobrang dami accessories. Talaga, parang, ang gagawin natin customization dito na paint job ay battle damage. Tsaka lagyan natin ng parang umiilaw yung kanyang eye na eye socket or eye armor design. So yun lang mga ma'am, sir. Ano pa ba? Okay, ang next natin ito, si Shinjiro Hayata and si Seiji Hokuto. Yan, yan yung next natin ng mga reviews, okay? So for now, i-prepare na natin si Dan Maraboshi for the battle damage custom natin. Okay? So that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!